Hi, good morning. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Minsan pa po Kuya Berto po ang inyong pong Kuya Online. At ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo kung paano ko gagawin yung aking pag-add ng payment method sa ating pong Google AdSense. Sapagkat ngayon po ang pagkakaalam po namin, I'm not sure about this one na hindi na magsisend or hindi pa magsisend ulit si Google AdSense ng payment natin sa ating mga income sa AdSense papunta doon sa Western Union, which is yun yung nakasanayan ng marami. So ngayon po ay bank wire na ang gagawin natin. Ayan. So ngayon, sishare ko naman sa inyo kung paano po magdagdag ng BDO account. Ito yung kauna-unahan dito sa bagong AdSense na to. Ito yung kauna-unahang account na gagawin ko na pag-add. Ito yung kauna-unahang gagawin kong pag-add. So kung makikita nyo, wala pang mga earnings yan masyado. So ayun. So kasi send pa lang sa akin ng aking pong a pin, Google pin. So actually katatanggap-tanggap pa lamang yun. So kasi simple lang sa akin ang aking pin, so i-aano ko pa lang siya. Ito, your payments are currently on hold because you have not verified your address. So i-verify ko pa lamang siya pagdating ng aking pin. So ngayon gagawin ko na is aayusin ko na muna ngayon yung aking payment method. So kasi isa yun sa mga kailangan para tayo sumahod kung nakaabot tayo sa threshold, which is $100 pagdating sa Pilipinas. Okay? So, ang aking gagawin po is BDOs. Ngayon, make sure po na stable yung connection nyo sa internet. Tapos, make sure din po na kayo po ay nakuha nyo na po yung lahat ng details na kailangan nyo. Ano bang details yun? So, pupuntahan na po natin yung payments kasi dito po natin ilalagay yung ating pong payment method. Ayan. So, kung napapansin nyo, wala na po ang 22% pa lamang ako doon sa aking goal na $100 threshold. Pero, sa every 10th of the month kasi, is pinapasok ni YouTube, papunta doon sa ating Google AdSense, lahat ng ating mga revenues for the period. So, halimbawa, ito yung last month nung na-monetize ako. Tapos, yung ngayong month na to, ipapasok naman ni YouTube papunta kay AdSense sa 10th. Mag-a-appear na siya sa 11th dito sa ating pong ano. Okay, so magkaiba to sa earnings revenue sa YouTube at saka sa earnings dito sa ating AdSense. Okay, so ang source naman kasi na ano, pwede ka na magkaroon ng AdSense, pwede ka na magkaroon ng ads sa mga website, webpage, ayan, sa mga vlogs mo. Pero sa ngayon, ang pinaka main source ng earnings natin ko ay ang YouTube. So again, pwede ka po maglagay din ng mga ads gamit ang AdSense na to sa mga website kahit wala pa sa YouTube. Okay? Ayan, so it's clear. So balik tayo sa ating topic na pinag-uusapan. Payments. So from home is nag-click ako ng payments. Pupunta ako ngayon dito sa add payment method. Add payment method, click mo lamang yan. Tapos pipiliin mo lamang po yung add new wire transfer. So ito po yung bangko na dapat na ito kasi dito po natin ilalagay yung details ng ating bangko. Okay. Note lamang po na bago po tayo mag-add dito, make sure na yung account na ilalagay mo dito is able to receive international remittances. Okay, so pagdating sa BDO, halimbawa yung Kabayan Savings is safe po siya. Kasi especially made talaga sa mga remittances from abroad. Okay, so and isa pa, ang Kabayan Savings po ay isa sa pinakamura na pagkuha ng account. Kasi 100 pesos lamang po, meron ka ng account. At I think, dalawang valid IDs lamang po. At noon, nung sa amin, ay siningian kami ng proof of remittance. Nag-remit ako sa asawa ko nung nasa abroad pa ako. Tapos from that remittance, halimbawa kaya sa Cebuano muna sa area, dadalhin mo yan doon sa BDO, tapos dalawang valid IDs, billing at saka yung 100 pesos. 'Yon. Saka ano, picture na rin, magdala na rin. I'm not really sure na i-inquire niyo na lamang po. Tapos, yun, nakapag-open na and international account po siya. Okay, so I will make now add new wire transfer details. Okay, so dito, lalabas po dito yung mga kailangan.
kailangan ilagay. Dito po sa beneficiary ID, optional po yan. So, pwede natin huwag nang lagyan. Name on bank account, ito po yung huwag natin kakalimutan na dapat kung ano yung nakalagay sa bank account, is yun din ang ilalagay doon. Ilalagay mo dito. Anong nakalagay sa bank account mo? Sa bank name naman po, halimbawa kasi, yung iba kasi, BDO lang nilalagay. So, okay, so ang kompletong pangalan po ng BDO is BDO Unibank Incorporated. Ayan. So, yan po yung ano niya. Tapos, yung kanya pong Swift BIC, ito po yung code na mag-identify sa banko, pwede mong i-search, pero mas maina mag-inquire ka pa rin sa banko mo. Eh, pwede naman BPI din dito, pwede BDO. For BDO, na-inquire ko na kasi ito dati, nanghingin ako sa kanila ng document. Ito rin talaga, ito talaga yung nakasulat. Yung kanilang pinaka-SWIFT or BIC code. Okay? Okay, so yun. Account number, of course, your account number, i-retype mo lamang siya. Tapos yun sa intermediary bank, kahit huwag mo nang lagyan yan. Hindi na yung nalagyan. Tapos, ito yung FFC or FBO as your bank ulit. So, kahit hindi mo nalagyan din yan. Okay, so, ayon sa ibang mga natanong ko, hindi na kailangan nalagyan yan. Ngayon, kung gusto mong iset siya as primary payment method, ibig sabihin, pag every 21st ng month, kapag nakaabot yan ng threshold, papasok siya automatic doon, i-check mo yan as set as primary or i-uncheck mo if hindi. Okay, so balik tayo sa ating pang pinag-uusapan. So, fill up ko na po yung details ito ngayon. So kung kanina napansin niyo wala pang ano dito, wala pang payment. Wala pang payment method. Kahit Western Union wala. Okay, so ngayon dadagdag po tayo. Make sure ulit na tama yung details na iyong ilalagay. Okay. So taas lang po natin saglit. Okay. So, i-hide ko lang konti mamaya. Fill up ko na. Okay, so mas safe ito kung yung mga details ilalagay mo na ngayon sa notepad. So, ino-notepad mo na siya para copy-paste ka na lang. So, na-double check mo na, na-triple check mo na para hindi ka na magkakamali. Ganon. Okay, so, i-ano mo na lang siya, itatype-type mo na lang, i-copy-paste mo na lang siya. Okay, halimbawa, gagawin ko kasi copy-paste lang kasi na-double check ko na yung mga kailangan kong ilagay dito. Copy-paste lang, copy-paste na lang ako. Tapos retype mo lang. Ayan. So, double check mo lang ulit yung details. Of course, kailangan mo siyang i-double check ulit yung details kung tama ba yung mga nakalagay dyan. Eh, kasi one mistake will mean a lot. Lalo na pagdating sa pre-review. 0, 0. Okay? So, again, mas maiiwasan yung pagkakamali kung ahead of time na prepare mo na yung details. Okay? Then, pag okay na, just click save. And wait mo lamang. And you're done. Diba? Ganun kabilis. Payments, ito na siya. Wire bank transfer to, ito na yung kanyang details. Ito yung last digit ng ating pong account number. Ganun lang siya kabilis. Diba? Pagdating sa payments, pag-click mo ulit yung payments, meron na nakalagay dito na details kung saan siya papasok. Wire transfer to bank, blah, 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 blah. And the last 3 digits ng account number. Ayun. So, ganun lamang po siya kabilis paano mag-add po ng bank account po sa atin pong mga Google AdSense.
So, later or sooner. Ngayon, paano ko siya ma-check kung tama ba siya? So sa susunod ko pong vlog, i-check ko naman po pagdating na ng payment, pagdating na pagdating na ng sahod natin sa AdSense, kung pumasok nga ba siya dito sa ating pong account. Okay, so makikita naman natin 'yon. Okay, so ayun. Ayun, kung meron ka pang mga katanungan patungkol sa AdSense, patungkol sa pagdadagdag, you may comment below or you may subscribe po if you wish to. Kasi ito yung bahagi po ng kurso natin na ating ginagawa ngayon, how to earn in YouTube or how to earn in AdSense. So, meron pa akong playlist na ginawa about sa patungkol sa creation ng YouTube channel hanggang sa monetization na pwede po nating maging guide para po sa ating pong magiging journey po kung gusto nating hindi naman i-focus talaga kung gusto natin magkaroon ng maging sideline natin yung pag-YouTube. Okay. So again, ang YouTube ang isa sa mga pinaka magandang simula na pwede natin pagkakitaan na walang masyadong requirements. Okay. I think the earnings that you will be having sa YouTube is nakadepende din sa'yo. Nakadepende sa magiging content mo, nakadepende sa magiging audience mo, nakadepende sa magiging sipag mo. Okay, so kaya, ayan, magtulong-tulong po tayo dito sa, kaya please click subscribe po para sa po sa mga susunod pa natin mga updates. So, mga tips about sa AdSense. Again, I'm not an expert. So, napakarami yung mga tutorial dyan. I just want to share these things sa inyo. At, who knows, diba? Ay makatulong ito sa inyo. Okay, so thank you so much and God bless everyone. I hope and I pray na maging successful tayo lahat dito at makatulong pa tayo sa marami. Bye-bye, Kuya Balta po muli. Alright, so yun nga, ito po yung update. Ito na po yung ating pong unang sahod sa YouTube. Okay, from Google AdSense po, ay ang sabi dito is transfer na po siya. Papunta po sa ating pong bank account. Alright, so ang petsa po dito is 22 sa Pilipinas, 11:41 a.m. Subalit po sa message nila is April 21. So, US time po siguro to US date. Right? And abangan naman natin kung papasok po siya sa ating pong bank account na dinagdag dito po sa ating pong AdSense account para malaman natin kung successful po ba siya. Okay? So, mag-record po ulit ako para sa update po. Thank you. Ayun. So, dagdag na update po, after one day lamang po, kinabukasan lamang po is pumasok na po siya sa atin pong bank account. It's a BDO account po natin na dinagdag, pumasok na rin po siya agad-agad after one day lamang po ng pag-transfer ng AdSense papunta sa bank account. So, ibig sabihin, successful po yung atin pong ginawang pag-add ng atin pong bank account. Right? So, ngayon, I am confident na sabihin sa inyo na gawin nyo yung ginawa ko o yung tutorial na nilabas ko dito at hindi kayo magkakamali. Thank you!